Uy! Cut! Hindi pa ako ready. Baby Squad is a sexy motherfucker. Good morning everyone! Today I'm going to discuss to you the badminton rules. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Good day everyone! Today I'm going to discuss to you the badminton rules in singles form. But before that, I would like to introduce first myself. I'm Airman 2nd Class Nil Ryan C. Mercado, 923261 Philippine Air Force, and a proud member of BMT Class 2018 Bravo, and also a direct enlistee of 2017. And I'm also a college graduate at Lyceum of the Philippines University, Batangas. So before, nung nasa Lyceum pa ako, yun, naging varsity rin ako doon for 3 consecutive years. Also, ayun, meron din ako mga achievements doon like NCAA 2 times champion, USCAA 3 times champion, and PRISA silver medalist. So, yung nilalaro ako doon is singles A. Pero yun, minsan nagdo-doubles din ako. Pero most of the time, singles A. And I'm also a member of PAF team or Philippine Air Force Badminton Team. So, ayun pa, another achievement ko din, yung nakapag-undergo din ako na BWF Coaching Level 1. So, isa siya sa pinakamataas na seminar or training sa badminton. So, let's proceed to my presentation now. Next is house rules. So, first is turn off your cell phone. Always open your camera. If you are not asked to speak or if you don't have any questions, always turn off your mic. So, yun. So, ito yung mga rules na dapat natin sundin ngayon sa presentation kong to. So, balik talakay tayo yung sa nakaraan. So, last time, tinuro ko sa inyo yung 4 basic grips. Naalala nyo pa ba kung ano yung 4 basic grips? Yun yung basic grip or V grip, thumb grip, corner grip, and panhandle grip or hammer grip. So ngayon naman, i-discuss ko naman sa inyo yung rules sa badminton when it comes in single form. So okay. Now, my objectives are for you to know the general rules inside the court. Second is who are the required person inside the court. Third is scoring or how it played. And fourth is size of the court. So these are my references. www.youtube.watchv and recreserve.uioa.edu/badminton-singles-rules. Okay? Any question before I start to my next presentation? Next slide. Okay, if none, safety tips. Oh, so ngayon, safety tips muna tayo. Why do we need to understand the rules inside the court? Okay, so anyone from the class, can you read it for me? Okay, so who are the one should be inside the game? Or the court? Anyone? Baka may idea kayo. Tama, player. Okay, so, yan, player A, player B, umpire, service judge, and line judge. So, yung umpire, service judge, and line judge, they are the one who will, engage the rules and the calls inside the court. If there's a fault or inside yung shuttlecock or sa game nyo, sila yung magmamanipulate. So, players, sila naman yung naglalaro. So, nakikita nyo sa picture, yan. Kung may nakita kayong picture dun sa pinakalikod ng naka-red, diba, meron dun dalawang tao naka-blue, yun naman yung line judge. So, yung nasa right side naman, yun naman dun nakapwesto yung umpire, and then the left side is the service judge. So, general rules. You should not serve until the opponent is ready. But if he or she
attempts to return the serve, he, she is considered ready and play continue. So yun, for example, si player A nag-serve and then hindi pa ready si player B. Pero nung nakapag-serve na si player A, tinira pa rin ni player B, so it is a good. Pero kapag ka hindi natira ni player B, so pwede siyang ulitin. So yun, if in serving you miss the shuttlecock, you may serve again providing your racket did not make any contact during the attempt. So, minsan hindi natin maiiwasan. Pag magsa-service tayo, di ba? Service. Eh, hindi naman tinamaan yung bola ng racket. So, it's a good pa din. Pwede pa rin kayong mag-ulit ng service. So, pero pag tumama naman yung shuttlecock sa racket, automatically, fault na yun. Score na yun ng kalaban. So, Brady that hit the net as they cross during play are good and should be played. Before commencing play, the opponent's umpire shall toss a coin and the person the toss shall have the option of serving first or choosing the end. So yun, ito naman yung dito mo malalaman kung sino unang magsaservice at kung anong court ka talaga pipili. So yun, for example, the umpire is either toss coin or yun nga, yung toss ng shuttlecock. Kung saan mag-point yung cork or yung dulo ng shuttlecock, automatically, siya yung may chance na pumili kung magsaservice muna ba siya or kung anong court ang pipilian niya. At pag nakapili na yung isang player kung saan siya, kung siya ba yung magsaservice, automatically, yung second player naman ang papipiliin kung saan siya court. So, another general rules ulit. You're not allowed to shout or say foul words to other umpire, line judge, or service judge. If you do this, you will declare as red card or disqualify. Pero some of them naman, inaano pa rin nila, parang ginagawan muna ng warning sign. So yun nga, yellow card naman yon. So when the leading score reach 11 points, player may take a 60 seconds break if needed. So, kung sino yung unang makaabot ng 11, or yun nga, makaabot ng 11, siya yung bibigyan ng chance na makapili if magbe-break siya or hindi. But, ayun nga, ang tawag dito is interval. Okay? Interval. So, next naman is touching the net during the game. Isa rin yun sa bawal. Kasi pag tinouch mo yung net mo while on rally, automatically, fault na agad yun, score ng kalaban. Double tap or touch the ball twice. So, ang tawag naman dito is double. Bawal din yon. Shuttle touch the ground and bounce and hit it again. So, parang yung bola, nag-bounce na siya sa ground and then tumalbog, tas tinira mo. Pumasok sa kalaban. So, hindi pa rin counted yon. Fault pa din yon. So, that's what you call bouncing. So, any questions? Okay, if none, Scoring naman tayo. A match consists of best of 3 to 21 points. So, ang isang set is 21 points. So, if nag 20 all kayo, automatically juice yon. So, automatically din, mag-a-additional ng dalawang score. So, kung sinong unang maka 22 sa inyo, nang hindi ulit kayo nag-juice, siya na yung panalo. For example, si A 20. Si B ay all 20 din. So, naunang naka 21 si A. So, next naman si B. So, juice ulit. So, automatically, sino yung makaka 23? Yun na yung panalo. E, nag 22 all ulit. Tapos 23 all. 24, tapos nag 24 all ulit. Hanggang sa umabot sa 29. So, ngayon, ang rules is, kung sino yung unang maka 30, siya na yung winner ng first set or kahit anong set. Okay? So, the side winning game serves first in the next game. Every time there is a serve, there will be a point scored unless that point is replayed. A 2-minute break between each game is allowed.
So yun, allowed siya sa 2-minute. Allowed siya sa game. For example, ikaw yung service, allowed ka na bigyan ng 2 minutes break. Pero yun nga, depende sa'yo kung i-avail mo or hindi. So next naman is badminton court. So, badminton court, ito yung pinaglalaroan natin. So, mas advisable na ang badminton court natin is, ang base niya is wooden and then Taraflex. So, mas madali sa players maglaro kasi bouncy siya and mas safe. So, not advisable naman. So, not advisable is cemented court or paint with rubber. Kasi, meron some of the schools here sa Philippines talaga is, syempre, hindi ko naman inaano yung budget. Pero, yun nga, ang ginagawa nila is rubber na paint. Meron akong alam na school pero hindi ko na lang sasabihin. So, yun. Rubber siya na paint. Pero, cemented pa din. So, oo, makapit siya sa shoes. Okay siya. Pero, syempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga players na mag-dive. Lalo na kapag yung mahigpitan na hilaban. So, yun. So, it's still risky. So, pwede pa rin ma-injured yung player. So, next naman is the badminton court size. So, ang total size ng court is 44 feet length and 20 feet wide. So, kung nakikita nyo sa screen, yung orange na marking, dyan naman yung pang singles. 17 feet length. So, dyan naman kayo maglalaro or mag-rally. Yan yung rally point nyo. So, next naman is 6.5 feet from net to, yun nga, short zone. Dito naman yung, yun nga, yung mga short, and yan. Or drop, dyan naman yon. So, next is the mid-service lane. So, 13 feet length. So, dito naman is, dito naman kayo nag-re-receive ng bola or nagsaservice. Okay? So, now, a badminton serve must hit underarm and below the serve's waist height with the racket shaft pointing downwards. The shuttlecock is not allowed to bounce. So, yun. Kung nakikita nyo sa picture, kung siguro, na, alam ko naman, naalala nyo yung tinuro ko sa inyo last time na 4 basic grips. So, dito naman, sa pagsaservice, is, ang gagamitin nyo is thumb grip. Tapos, so, thumb grip, itutulak nyo ngayon yung bola pataas. So, dapat, once na nag-service kayo is under the waist or level lang ng waist. Kasi pag mataas yan, pwede kayong i-call ng fault or warning ng service judge. So, second picture naman is the forehand service. So, under forehand naman siya. Ganito naman yung another service ng pagsisingles. Pwede rin siya sa doubles, pero most of the time talaga, ginagamit ito sa singles. Okay? Next is, a legal serve must be hit diagonally over the net and across the court. So, yan. Kung nakikita nyo sa screen. Once nag-service kayo, dapat diagonal. So, sa harap nyo, di ba? Sa may left side niya. Doon nyo dapat dadalhin yung bola. So, ito pa yung isa. Ayan. So, pag nasa left side kayo, left side din ang kalaban dadalhin. Hindi ano ah, hindi right side ah. Left, right nyo, pero left niya. Okay? So, okay, for example, what if ako naman, nag-service ako, hindi pumasok doon sa box niya, doon lang sa may short zone. Do you think shot pa rin ba yon or outside? Okay, siya ay outside pa din. Outside or they call this short service. So yan, kung nakita nyo sa red, yung red markings, yan ang sinasabi na short service. So another scenario, if the shuttle hits the net during service but lands within the receiving box. So ano sa tingin nyo? Is it a good or not?
So, it is not a fault. Kasi sumabit lang naman siya sa net, then pumasok sa court ng sa box or sa court ng kalaban nyo. Siguro, nalilito kayo kasi meron kasing mga other sports like table tennis, tennis na once nag-service kayo at sumabit sa net, automatically, ano na yun, warning or fault. Dito naman sa badminton, hindi naman siya ganun. So, another scenario is, if the server goes in a wrong court, but the opponent hits it anyway, ano sa tingin nyo siya? Fault pa rin ba siya? Or continue pa rin yung rally? Okay, then the rally is still continue. Tuloy pa rin siya. So now, scoring ulit. So we have two parts. So the left side is the odd. So ito yung 1, 3, 5, 7, 9. And then the right side is 2, 4, 6, 8, 10. Or so on and so forth. So ito. So yan. Right side is even. So dito lagi tayo mag-start ng service. So yun nga, yung score dito is 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bakit sa right? Kasi 0 is a even number. So, ano ba yung nasa right? Eh, di ba, even number. So, automatically, 0 is in the right side of the court. So, left side naman is the odd. So, 1, 3, 5, 7, 9, and so on and so forth. So, yan. For example, si A nag-service kay letter B. So, laging ang susunod is yung receiver. So, ang service natin is letter A and our receiver is letter B. So, para hindi malito, ang receiver ko saan pepes to, laging susundin mo na diagonally yung service or server. Yan, for example, 2-0. So, 2, asan ba ang 2? So, syempre, nasa right side. So, automatically, right side magsaservice si letter A. And then, to be followed by letter B. So, sige. Ito pa, isang scenario. For example, nakascore na si letter B. So, automatically, siya ang service. So, anong score na? Di 2-1. 1 si B, 2 naman si A. So, si B is going to the left. Kasi, dun yung add, tama. So, kung sino yung magsaservice nga, sabi ko sa inyo, kung sino magsaservice, siya yung susundin ng receiver. So, however, wins the rally will add a point to the their score. So, yun nga, after naman ng service, so rally, kung sino yung manalo sa rally, siya lagi yung mag-a-additional ng score and then mag-a-ano ulit sa service, proceed ulit sa service after ng rally. Okay, so next is rally game. So, dito, rally game na tayo. Kung nakita nyo sa screen, yung orange na yan, dyan yung laruan ng singles. Sabi ko nga sa inyo nung una pa, nung earlier, na itong orange to, dito maglalaro ang singles player natin. So, ayun, after service, dyan na yung playtime nyo, dyan na kayo magra-rally. So, next is, if the shuttle goes inside but bounce outside, do you think this is inside or outside? Ano siya? Kumbaga, unang na-touch niya yung inside ng court, then nag-bounce sa labas or sa outside zone. Do you think this is a fault or shot? It's inside pa din. Good call pa rin yun. Kasi, una niyang na-touch yung inside before outside. Okay? Kahit mag-bounce una siya sa labas, then nag-inside, automatically outside pa din yun. Kung una, kung saan unang nag-touch yung bola or yung shuttle cup, yun yung i-declare nila. Okay? So, another one. So, kung nakita nyo sa screen, merong siyang red, di ba? Yan naman yung outside zone ng singles. So, yan yung number one din na iiwasan nyo na mapapunta dyan yung bola kasi once na papunta dyan, score na agad ng kalaban yun. Okay? So, questions. Okay, if none, okay, summary. Yun nga, nung una, hindi nyo pa alam yung scoring.
So ngayon, naturuan ko na kayo kung paano yung sa scoring, yung general rules, court size, service, and rally. So next naman is, I have an assignment for you. So okay, make a research regarding a difference between singles and doubles. Make it a 150 to 200 words. And number two naman is differences between a setter or and smasher. Okay? So you can email me at neil.mercado@gmail.com.ph, or if you have questions, you can message me on my Facebook, Merx_smash. So kung nakikita niya sa lower part right portion ng presentation ko. So that's all. Thank you and keep on smashing.